umaga po sa lahat. Pasensya po kayo. At paulit-ulit itong aming video. Hindi ko po magawa na hindi mangupo. Marami na po kaming take. Eh, talagang may pupo yung aking salita. Hindi po maalit. Kaya ito na. Gagawin ko na yun. Talagang pag ako'y nagsasalita, eh, may pupo at talaga. Yun na. Nandito po ang aking anak na kasama kong mag-grab ng mga cactus. Ito po ang aming mga DIY na lupang gagamitin sa grafted cactus. Ito po ay pinaghalo-halo ko na po na cow's manure at saka po ng rhizol at saka ng pumice po. Ito ang gagawin pong pataba sa aking lupa ng grafted cactus. Ito po ang aking ginagawa para hindi siya maging matubig. Mag-moist lang po siya. Para agad siyang bumababa po ang tubig. Gusto po kasi ng mga cactus ay talagang laging tuyo. Moist lang ang kanyang lupa. Kaya nga po, ang inilagay ko nga po dito ay itong cow's manure at saka po yung rice hull. At saka po itong pumice. 10% po ang inilalagay ko dito. Tapos po, isang cup po na ganito po ang aking sukatan. Isang cup na cow's manure at saka rice hull. Ito po ang gagawin namin. Ito po yung rootstock na may ugat na. At ito po, dito ang kukunin ng sayon. Ito po ay ang strawberry. Ang mauna namin gagawin. Ganito po ang wanang rootstock na hindi pa nag-uugat. Ito po, itatanim ko po ito mamaya. Ito po munang maliit ang aming igagrap. Gagamit po tayo ng alcohol. Lalagyan po natin ang ating mga gamit para hindi siya malagyan ng mikrobyo. Puputulin po natin ang rootstock para lalagyan na po natin ng sayon. Kailangan pong gupitin ito at mga gilid para hindi po mag supling. Dito po tayo kukuha ng sayon. Sa strawberry. So, ganyan po ang pagkuha. Tapos po, aalisan lang po natin ng konti. At itatama natin ang bilog na to. Ito po, sa sayon. Ayan po. Bibilog po natin, itatapat natin sa bilog niya doon sa rootstock. Ito po, ililipat ko sa anak ko at siya naman po ang magtatali ng cactus. Ganyan po ang ginagawa namin. Hindi na namin nilalagyan ng tissue. Ano pa man, basta tali lang po na ginagamit namin. Mas madali po. Ayan po, tapos na kanyang pagtatali at inaalisan na ng mga sobrang plastic na pagka. Ganito po ang aming ginagawa. Hindi na po namin nilalagyan ng tape at mas secured po ito. Mas mabilis. Ito naman po ang susunod kong gagawin. Uli, aalisin po natin ang mga supling ng kanyang root stock. Uli, ganun lang din po ang gagawin.
dudurhin lang po natin na diretso ang pagkakalagay. Silip-silip. Oops. At kukuha na po tayo ng isang ito po uli ang sayon. Ito po ang mamandarya. Pulitin na rin. Oh, sa ko pong ilalagay na another. Ay! Hindi tama. Kaktus na ating igagrapo. Ayan po. Ating mga rusak, mga hulugan po. Ito ay marami ng hugas. Kaya ito po ay tuloy-tuloy ng mabubuhay. Pili lang po kayo ng rootstock na malambot. O, yun po. O, strawberry po ulit. Ganun lang po kadali ang mag-grab ng ganitong mga cactus. Ang pag-grab po ay tumutulong na mabilis lumaki ang mga sayon kesa po sa lupa nakatanim. Mas mabilis po siyang natutulungan ng sayon na lumaki agad at magkaroon ng maraming babies. Ito po ang isang cactus ko noon na i-grab ko eh, namatay po ang isa. Kaya ngayon lalagyan ko ang place. Yan ang panibago. Dalawa po sila. Dalawa yung kanilang kwanang artist. Saan ginawa ko yung dalawa. Ito po yung namatay na isa, kaya ito po, binago ko uli ang kanyang sayon. Kaya po, tali mo na darling. Ayan po, tatali na ni Kite. Ang finish na nagawa na natin, at pati po itong nabulokan ng isa ay ayun po, nilagyan ko na. Pansamantala po munang ihinto namin at gagawa naman po ako ng repotting dun sa mga hanging plants. Dito na po uli kami pagkatapos namin kumain ng lunch. Ayun po, ay gagrab ko po yung tatlong malalaki. Para makita nyo lang at nang noon po yung mga kapag-repotting tayo ng mag-repot po ako ng mga hanging plants sa paso.
ang lalagyan ko ng strawberry po. Ang malaki. Yung pong ginawa ko kaninang mga nauna, mga dulo po ang inuna ko, eh maganda rin po ng maliliit cute. Tapos po ito po yung mga malalaki. Ang lalagay ko dito ay isang malaki rin na strawberry. Ang ilalagay ko po dito ay gimno para madali siyang lumaki. Ang gimno po kasi pag nasa lupa, nasa paso, mahina po siyang malaki. 2 times po ang laki niya pagka siya ay inilagay sa ganitong fruit stock. Agad po siyang malaki, hindi po kayo maiinip. Alisin po natin yung dulo dahil para mabago, para po sila ay magdikit ng sayon. Kailangan po ang sayon at fruit sack ay bagong iwa, fresh po. Dahil kung hindi press, hindi po sila magdidikit. Kaya po, ayan. Ito po ang mga natapos namin mga pins na marami pa pong natitira, pero gagawin ko na lang po mamaya. Ito lang po muna ang mga papakita ko at masyado na pong hahaba. Saka ko po sa inyo ipakikita after 15 days. Hanggang dito na lang po muna ang pag-grab na ito. At ito po ang malalaki kong bean wrap na may mga gimno at saka po mga strawberry po. Strawberry, gimno, saka cotton balls. Itong po ba, hindi po alam. Marami pa po akong gagawin, kaya lang. Ito na lang po ang
ipapakita ko sa inyo para naman po ay masyadong hahaba ang ating ano, sa pag-grab. Pagkaraan po ng 15 days, papakita ko po sa inyo ito at aalisin natin na titingnan po natin kung mabubuhay sila o hindi. Maraming maraming salamat po at sa susunod pong vlog. At sana po ay like nyo ko at saka subscribe. Kung hindi nyo naman po nagustuhan uli ang aking vlog at hindi nyo gusto talaga, gustuhin nyo naman pong i-subscribe ako kahit na ayaw nyo. Hanggang dito na lamang po at sa susunod ko pong vlog magkikita ulit. Babay po! At pwede po bang magpahabol, meron lang po akong patatalamatan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Yun lang po.